Ito mga sir, meron sa ating bilang Yamaha na M3 na tumatagas yung langis dito. Tapos isa pa yung kanya starter, ayan, tabingi pa oh. Number 1 yan na ano, na nagbabawas ng langis diyan, kasi tinatapon niya dun sa ano, kasi hindi pantay yung pagkakalagay ng starter. At dito wala na rin yung guma. Dito kapag sakaling nawala yung guma na yan, ang gagawin nyo dyan, hulma na lang kayo ng ano, yung chinelas. Kung may budget naman kayo, di bumili kayo ng bagong ganito. Kaso, sayang naman, pwede naman yung lagyan ng ano, yung guma ng ano, yung chinelas. Hulma kayo na, tapos ibara nyo lang dyan. Ang purpose natin dyan, yung hindi lang mag-leak. Tapos, iaayos natin yung ano. Ito, tapos wala yata isa. Dito. Sa ilalim. Wala isa. Ngayon, bago natin maayos yan, itong air cleaner, tatanggalin natin. Tapos ito, tatanggalin natin. At, punasan mo natin ang ano yan, ang gasolina. Para kahit pa paano matanggal yung ano, yung dumi. Kapag katabi nyo yung starter natin mga sara, isa rin yan na ano, na mawawalan kayo ng starter. Siyempre, kakalag na yun dun sa loob. Kasi hindi na siya pantay. Kasi dating may starter, ngayon nawala. Gasa mo natin ang gasolina para malinisan. Magalaw. Yan. Kaya nawala yung starter niya rin mga sir. Kasi nag-loose na yung ano, nag-loose na yung negative. Negative niya kasi nakadikit na yan sa starter. Sa makina. Tapos sana pa anapan mo na ng tornilyo. Yung mga baka lusto eh. Kaya malakas mag, ano, mag-leak. Kaya tanggalin mo muna. Baka sira na yung uring yan. Diyan mo lang ano, silan. Baka lumuwag na yan. Diyan natin yung silan kasi ano, maluwag na yung ano, yung o-ring niya. Kabit na natin yung kanyang starter at nilagyan na rin natin kasi kulang na isang ano, tornilyo yung starter, lagyan na rin natin. Tapos nyan, yung ano naman, tensioner. Pero yung malakas ang leak dyan, yung ano, starter. Kulang ng isa. Los red? Mahaba. Lagyan mo ang tornilyo. Nagtira na natin yung starter. Sunod mo natin yung tensioner. Tingnan natin kung mayroon din siyang nakalagay. The gasket, yung parang lata. Na kulay itim. Okay, tanggal natin yung tensioner. Ayan nga, wala nga ang gasket na nakalagay. Ayan, walang gasket. Dapat mayroong gasket yan. Ayan, wala siya nakalagay. Hanapan natin ang ano. Ang ilalagay natin dyan ang gasket para hindi mag-leak. Ayan, hanapan natin siya ng gasket na dapat na mayroon siyang ganito. Yung nakalagay dyan, wala na. Hindi na naibalik. Kaya ito,
Ayan, yun ilalagay natin. Tapos yung gitna, pili namang ano, pili namang silan yung ilagay dyan. Kasi natatanggal din naman yan. O di kaya, kahit yung sa tinilas na hindi na ginagamit. Ayan, pili rin yun. Ayan, tinatanggal ni kapulong yung mga ano, binara. Dapat ito yung mga hindi dapat nawawala. Ayan, bigyan natin yung ano. Tapos ibabalik na natin doon. Ayan. Kaya wag nyo kalimutan yung mga sandal na dapat meron yan. Okay, nalagyan natin. Lagyan natin na rin natin yung airbox dahil natapos tayo yung ano. Natapos na tayo maglagay. Kaya dapat kayo yung mga i-double check yung mga sir kasi sa pag-leak pa lang ng langis, lalo na yung M3, alam nyo naman siguro yung issue ng M3, nagbabawas po talaga ng langis ito. Tapos mababawasan pa ng leak. Sisirain yung sigunyal. Kung hindi sigunyal, black. Lalo pa naman ito, chrome bore. Hindi siya steel bore. Kaya mabilis siyang ano, magbawas ng langis or masira. Hindi pa naman nare-rebore yun. Hindi tulad ng steel bore, nare-rebore. Siguro, mayroon sigurong gumagawa ganun. Kaso nga lang, siguro, maalam, sigilan. Obligado, mag-aantay ka pa. Bumili ka ng bago. Simula naman itong ano, pisa nito. Tapos na tayo. Okay, tapos na. Hmm? Meron na yan. Yan. Kaya lang naman nawala yung post nito kasi ano, nag-loss yung kanyang negative at tabingi. Siyempre mag-spark lang yan tapos ano siya, parang nakatukod. Ah, okay na.